Kailangan daw i-admit si Daddy ASAP. I should have known. Nag-heart attack pala siya. Pwedeng mag-vent. Natakot ako kanina. This is my family. Hello guys! Naku, pasensya na kayo ha. Busy-busy. Late na ako naghawak ng camera. Kita niyo yung kalendaryo ko? Pulang-pula, di ba? Sobrang daming responsibilities. So, kailangan kumembot. So, today, magre-ready lang ako. Meron naman akong 15 minutes to prepare. Ganda talaga na itong brush ko. Anyway, check ako sa inyo soon, ha? Mabilisan na mock-up sunscreen. Ito na lang, Dr. Sensitive. Nag-jogging pants na ako. Ayan, kasi, di ba, minsan gumagapang ako dun sa classroom. Kasi kailangan. Oo, pag hinahabol si Jiro. Tapos nag-medyas na ako. Lagi ko nakakalimutan yung medyas, eh. Sinuot ko na at baka makalimutan ko na naman. Okay. Okay. May time pa. Relax. Ako maghahatid ngayon kasi conflict ulit kay Ju. Dalawa kasi therapy ni Ju ngayon hanggang alas dos. Alauna yung klase ni Jiro. Kaya, ayun. Parang medyo naglalighten na yung skin ko. Parang nagda-dark na tong gamit kong shade. Petal tong gamit kong shade of Skintific. Ito pala, ay shucks, wala dito. Nan kasi nagtatanong sa akin, ano gamit kong Gluta? Met 500 guys, link sa description box. Pag nakita kong naka-buy one take one sila, i-announce ko sa inyo. Kasi bumibili ako noon kapag buy one take one. Kasi sayang, ang laki ng discount eh. Parang 50% off. So nung nakaraan, dalawang box yata kagad yung binili ko. Kasi sayang yun no, para ako nakalibre ng isang box, diba? Tapos pag nalaman nyo ha, chika nyo rin sa akin na ano tayo dito, share tayo. Huwag nyo i-gatekeep ha, para lahat tayo maganda. Ayoko nung friend na gusto niya siya lang yung maganda, ganun. Itong salamin ko guys, from Jeans. Ayan, inunahan ko na, alam ko kasing, nako, magda-dry na naman yung mata ko sa sobrang init ng araw, kaya... Ayan, ano to? Anti-radiation. Jeans sa Mega Mall ko nabili. Jiro! Wow! Ang dami mo yata nakain, ano? Pangalawa na daw niya today. Wala ka palang sa lawal. Eh, we're going to school, guys! Okay na to, Sandra. Papa? Oh, mainit eh. Diaper, dali. Ano sa tayo? Di ba pala luto? Papa, magsusubo sana muna ako. Pag-uwi ko. Mamaya ka sa. Isang oras lang naman si Jiro. Ano yan, nilagang baka? Favorite ni Regine. Ikaw din ba? Kung makain ka niyan? Hindi. Yung ano lang po, sa bawat gulay, pero yung baka. Ay, yung baka hindi. Ba't ayaw niyo ng baka? At mga taga-Batangas kayo. Di ba yun ang ano niyo? Baka? O sobrang umay na kayo? May binili ako kahapon sa Landers. Ito, cheese seaweed snack. In fairness, lasang lasa yung cheese. Pero pagka first time mong kainin, parang medyo ang weird ng combination. Taste mo. Ang lasa. Oh, yummy! Bulam nga ako. More. Hap naman siya. Old food. Cheese. Pwede na sa patatas. Paano mo nalaman pwede na? Tikman mo! Tikman mo yan, Regine! Ayaw! Malikaw niya na, malalate na tayo. Let's go. Dabi pala ating porkera ulam nito. Papayat si Regine. Oo nga, no. Papayatin natin si Regine. Lagi tayong baka. Baka ang pagkain. Bukas beef tapa tayo. Oh, may food panda naman. Wow! Yaman, may food panda naman ba? Ay, siya ate, huwag niyong pasahurin. Hanggang hindi ka nagbapo, huwag ng timbang. Gawak lang. Gutom na ako, ah. Tinikman mo, okay naman yung lasa ng luto ni Regine. Matabang po na konti sa sabi kay ate, baka matabang po kasi ang panlasa. Ah, maano ka, maalat ang panlasa mo. Uh-huh. Ay, hindi, ang tawag dito, matabang. Ang gulo ng usapan. Isa po namin ate, kaya ayaw ng baka, ayaw ng baka. Oo, may ano kasi, may amoy yung baka na kakaiba eh. Ganun ba? Guys, comment down below kung kayo din ba ganon. Yung kapag nakalakihan mo yung amoy ng baka, ayaw mo na siyang kainin. Pero may ano ba kayo? May alaga kayong baka or wala. Something? Wala? Nasa city po kami. Ay, eh, bakit ayaw niyo nung baka? Siguro po nung sa site po kasi sa asawa po ni Ate Richie. Nasa probinsya po sila. Oo. Baka po siguro yun. Ako naman po, parang ayaw ko lang yung texture. Oo. Okay.
Yes, happy-happy ka talaga. Oh. Si Regine ayaw niya talaga. Cannot be daw talaga na matikman niya to. Susuka pero hindi susubo. Ayaw niya talaga. Sige, tingnan natin. Ba't hindi mo pa inalo yung patatas? Sinanggal mo pa rin? Sinanggal mo pa rin. Okay. O nga pala, no? Kasi sila pala. Hindi daw sila kakain lang. Pang gulay lang daw sila. Te, wala ka lang sa pag di ko tingnan niya. Huh? Wala daw sahod. Pag sige daw makaka-uwi niya. Baka magkasakit yan sa engine. Pagka tinikman niya ito, baka magkasakit. Mahirap na. Kahit wala sa engine. Masarap naman ah. Nilagyan mo ng beef cube. Ay, hindi ko. Nilagyan natin ng beef cube. Para extra syrup. Grabe. In fairness naman kay Jiro, kahit na sobrang kulit niya, sobrang likot niya. Masayahing bata. Bago kami umalis, nagsasayaw pa yan doon. Ayaw umuwi. Gaganin-ganin siya. Yung sayaw niyang ganun-ganun. Yung mga tinuturo mo rin. Sa'yo yung nakakuha yun eh. Ang bilis na matuto eh. Oo nga eh. Ang bilis matuto ng mga dance steps eh. Ha? Ng color. May color. Ayaw ko, nagsabi siya yellow. Tapos sinatanong siya ni teacher. Pati purple na sabi niya. Ang galing ah. Pero parang mga single na ano, syllable hindi niya kaya. Yung mga blue. Ah, kailangan two syllable? Apo. Tapos sinanong na teacher. Favorite mo rin ba yellow? Yellow color. Si Jiru! Yeah, yellow. Bait-bait si Jiru eh. Bait yan eh. Parang si Kuya lang. Yellow. Parang kagabi lang. Diyos miyo. Non-stop talaga guys yung takbo niya dun sa landers. Hindi rin ako masyado makapag... Galing talaga. Nanong ko sa pamita. Ayun. Yellow! Ang galing yun eh. Tapos ano, ganyan lang siya. Makulit lang talaga siya. Pero, is, diba, kahit pa parang madaldal na. Kulit yellow! Lalagay ako ng sila. Oh, galing! Galing na! Purple! Wow! Purple! Milk! 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 Ano ba? Ganda. Sino ganda? Mama? Ate? Sino? Mama, ate. Sino ganda? Ayun sa may sagot mo. Mama. Ayun sa may sagot mo. Dahil dyan, may ice cream ka mamaya. Yay! Oh, ikaw na mag-vlog. Oh. Vlog ka. Tour mo sila. House tour, guys. Oh. Si Papa Kits nag-aano siya. Ginagamit niya yung mga ganito. Fertilizer. Fertilizer nga ba niya ginagamit yan? Sarap oh. Bango-bango eh. Kinakabahan ako guys. Tumawag si Mama ngayon. Kasi diba po na-check up namin si Daddy nung ano, nakaraan. Tapos ayun nga. Nag-PM yung doktor niya ngayon. Kailangan daw i-admit si Daddy ASAP. Ano kaya yun? Pero wala sinabi kung bakit. Samantalang no, Holy Week pa yung result na yun. Yung lab result niya. Before pa mag-Holy Week yun eh. Papunta na sila mami ngayon sa ospital. Ano kaya yun? Matingin naman niya sa akin. Bakit? Init. Grabe. Andun na sila mami sa ospital. Punta na kami. Grabe! Hindi ko alam kung saan ako magtatago. Ingat kayo guys ha. Nako ngayong... check nyo rin ang mga doggies. Oo. Binibigyan nga namin lagi ng ano, ng ice. Eh, hindi naman pwede muna sila sa loob ng bahay. At naku, si Jiro, sobrang maharot. Ang binibigyan nila Papa, ice. Sa mga doggies, no? Para ano, bigyan yung yellow para malamigan sila. Lalo ng mga French Bulldog. Sobrang sensitive sa ano. Kailangan din tapatan mo. Tsaka yung Iwata na cooler yon. Kinakabahan ako guys, hindi ko alam kung feeling ko yun sa troponin eh. Kasi ganito yan, nung Holy Week pa yung result, hindi na-send ng... Sinend ko kasi sa secretary kasi yun yung instruction ng doktor. Eh, yun din ang sabi ni Daddy, isend ko sa Viper ng secretary. So sinend ko, eh hindi nag-reply. Tapos hanggang sa...
aminado ko, nakalimanggasan, nakalimutan ko na rin, ilang araw na lumipas. Tapos follow up sa akin ni Daddy, feeling ko may nararamdaman na siguro siya kanina, kaya tinatanong niya kung anong sabi. Sabi ko, Dad, nasend ko naman sa Viber nung mismong araw na yon. Tapos nung nag-text ako, tinry ko na lang text kasi sa Viber di siya nag-reply. So tinext ko, tapos sabi ko, sinend ko sa Viber niya, sabi niya, i-forward na lang daw sa messenger na lang daw, dun sa mismong doktor mismo. Tapos binigay niya yung messenger. Tapos nung sinend na ni Daddy kanina, ayun na, pinapunta na urgent. Urgent daw kailangan ng i-admit. Kaya, yun, kinakabahan ako ano kayang. Eh, samantalang nung kasama pa ako ni Daddy nung nagpa-check up, parang hindi naman seryoso yung doktor na may urgent. Parang sabi nga, pag gumagalaw ka, nawawala yung sakit ng dibdib mo. Sabi nung doktor, ni Daddy, nawawala daw. So, ibig sabihin, sabi, di muscle yan, ganun. Parang hindi siguro din seryoso ni Daddy, ganyan. Pero lahat nung lab na pina-request niya, pinagawa namin same day. Yun pala, hindi rin pala nakita ng doktor kaagad yung resulta. Sana naman. Hindi nakita kaagad ng cardio yung result. Nung nabasa ko, yun nga, arteriosclerotic vessels na, pero may nakalagay dun kasi most likely age-related, ganyan. Pero meron din isang result na hindi ako marunong kasi, yung troponin. Kasi pinatingin din sa akin ni Daddy. Hindi ako marunong yun. Kaya hindi ko alam kung baka yun na nga yun. Sa mismong puso ba yun? O sa... yung troponin? Oo. Ano? Sa alam ko yun yung marker na... pagka may heart attack. Alam ko na yun kaya pinapacheck yung troponin. Pero yung result kasi hindi ko alam. Kaya talaga wala, hindi ko rin alam na ano tuloy ako, bakit I should have known. Parang ganun yung feeling ko ngayon. Kaso... pero yun na lang, wish ko sana hindi naman ganun kaseryoso. Okay naman daw si Daddy. May ginagawa pa nga sila sa bahay. Kaya yung may nagtatrabaho sa bahay, tinatapos yung tiles yata doon sa roof deck. So andito na tayo kasi i-admit daw si Daddy. Ewan ko, magulo na yung utak ko. Hindi ko alam kung nasabi ko na kanina, guys. Hindi na ako nakapag-update. Andito na sila, Mommy. Tsaka, Mommy, Daddy, hello. Ayun, kailangan si Daddy i-angiogram. Nag-heart attack pala siya. What? Heart attack pala yung sayo talaga. Ano yun? Mild? Mild lang? Hindi ko alam. Oo nga eh. Wala naman siya sinabi kung mild. Kailangan niya ma-angiogram. Kaya maghahanap kami bukas na kami. Ang swerte mo rin pala, Dad. Wala kang naramdaman. Wala na. Kumbaga, parang, baka mild nga siya kasi ganun lang. Yun nga yun, guys. Nung hindi ako nakasama. Kaya hindi na ako nakasama dahil... yun na, kandal mo sama na yung... Sabi ko, parang... Kaka buti nga, hindi sumama kasi, ano, lakad. Daming lakad nun, upo. Daming lakad ang ginawa namin. Cheers. Katulog ang bata ako. Hindi ko talaga to usually sinasama sa vlog kasi nababati ako. Kumakain na yata sila. Guys, wait lang, mag-update ako ha. Alam ko, ang kalat ng vlog today. Parang wala akong masyado sa wish show. May mga pinatapos lang na trabaho. So, ay kumakain na sila eh. Sabi ko, hahabol na lang ako. Sabi mo sa akin, ba't lagi kami late na kumain, mag-dinner? Prime time eh. Ito yung oras na nag-upload ako. Sabi mo, kayo lagi na kayo late kumain. Pero ayun, kakain na tayo. Alas 7, dinner nyo? Talaga? Pinaka-late na yan ah. Para kakatapos lang namin mag-merienda nun. So pala, meron tayong malalim na ano. Ano kinain ni Bochong? Ang kinain ni Bochong ah. Parang malaki na yun, Chan. Ay, gusto ko to. Marketplace. Masarap naman ba? Pag masarap to. Dito lang malapit sa atin to pa. Alam mo kung anong kulang dyan? Alam ko lang. Peanut. Yun. Hindi ba peanut tong nasa ibabaw o garlic lang? Suka lang. Tinuturo niya yung ano, melon. Ang melon daw. Oh, you know. Ayun. Regine. Follow up natin. Excuse me po, pa-follow up po ng melon. Ayun na. Hotdog? Hindi hotdog. Sabihin mo, melon. Melon. Coco melon. Melon. Very good. Wow. Ah,
Gusto niya yung melon. Gusto niya melon. Masarap nga siya. Ang fresh nga ng gulay. Tama yung sinabi ni Mama. Ano na lang, no? Peanut na lang. Pero ang sarap ah. Fresh na fresh. Daddy, how are you feeling? Hello? Ayun. Narinig niya na ako. Kumusta ka na? Okay naman pakiramdam mo? Okay naman? Wala kang na-feel na? Okay. Ayaw na lang niya ng stress. Ayaw na ng stress. Wag, wala na stress. Bawal stress si Daddy, bawal ah. Mama, wag mo i-stressin si Daddy, ah. Ay, ka ba na stress? Teka nga, nasaan na ba ito? Hoy! Dinadaan mo kami sa kwentuhan, ah. Kung ano yung ginagawa mo dyan, ah. Nagkukwentuhan lang kami dito, eh. Ikaw talaga, oh. Ikaw talagang bata ka. Say, Lola. Ay, hindi lang ko meron siyang ano. Ngayon lang yan. Sleepy na yata. Ngayon ko lang nakikita ang ato na ganyan. Halika na, shower na tayo. Come on. Uy, tingnan niyo, may luho ang bata. O, minsan niyo lang makita, umiyak ko eh. Ayun, doon na muna. Sabi mo siya shower. Halika na, halika na. Grabe si Jiro. Nag-iiyak siya. Siguro inaantok na. Buksan ko na may aircon. Ito pala guys, kailangan nililinis lagi. Yung baby breast. Every day. Hindi po siya gumagana kapag ka hindi nalinisan. Oo, may, ang galing nga eh, no? May ano, ang galing no, may sensor siya na, girl, kailangan mo nalinisan. Hindi ako gagana hanggat hindi mo ka nililinis. Ayan, tapos, kakabit na natin. Sabi nila mama, nag-try sila mag-ganito nung dito sila natulog. Tapos, si Jiro kasi, nanghingi ng dede, alas 4 daw ng madaling araw. Hindi sila marunong mag-control nito. Sabi ko, ma, yung play lang ang pipindutin. Diyan ka magsisleep? Oy. Doon ka, doon sleep ka. Oh, doon ko doon sa bed. Oh. Doon na sleep. Ay, teka yung isa. Hi! Ano yan? Ikaw ha? Ikaw sa lisigang ka rin ha? Oh, shoes! Bless you. Doon mo tulog. Love, love lang si Lolo ha? Love, love Lolo ha? Nakayakap yung kanina kay Lolo niya. Batayan mo si Lolo kasi sexy Lolo ha? Okay? Sexy Lolo. Oo. Naku, ginugulo pa kayo nan. Naglalaro. Way past bedtime na nila Lola, Jo. Ika na. Clean up mo na yan. Mukhang dyan matutulog yun na. Buwan nakatulog na yung isa. Habang nanonood si Papa, inihaplos-haplos lang. Parang ikaw lang din. Parang ikaw lang din. Haplos-haplos. Dinadaan lang sa haplos. Hi guys, pwedeng mag-vent? Kasi kanina pa ako, nagpapaka-busy kasi, alam niyo, ganito kasi ako eh, ayoko nung, kanina pa ako naiiyak, natakot ako kanina, sa totoo lang. Tapos, ayun nga yung update, ito na, kasi, ano eh, parang akong tuliro. So, yung ginawa ko na lang, nagpaka-busy ako kasi ayoko din, ganyan kasi ako, yung, siguro kasama sa pagiging non-confrontational ko, yung pag may problema ako, eh, ayokong problema. Kasi kaya lang naman siya din nagiging problema kasi pag pinroblema mo, di ba? Pero hindi, ito, seryoso na. Alam mo yung parang meron kang sudden, bigla kang natakot. Di ba sabi ko nung nakaraan, I'm very happy, ganyan. Kaya nga ayoko din sabihin sana na ganun kasi ayokong magkaroon ng, alam niyo yung biglang maudlot yung saya ko. Sabi ko, diba, sobrang contented ko right now. Parang okay yung flow ng buhay. Okay lahat. Tapos yung kanina na, alam mo yun, tapos ako pa yung kasama ni Daddy na parang talagang hindi ko katatawarin yung sarili ko if ever na ganun nga. So si Daddy, nagkaroon siya ng heart attack na nung 27 pa, yun pa, yun yung time na nagpa-check up kami, yung nagpa-laboratory siya. Tapos yun, eh, nagkaroon ng misunderstanding na, napas ako naman that day, same day, napas ako, kaso, hindi naman pala active survivor yung, ano, yung secretary, kaya, eh, parang hindi nakarating kagad si, yung resulta sa doktor. Kaya, nung kanina, nung sinend pa lang kanina, nung nag-follow up si Daddy, doon pa lang nalaman na dapat pala sa messenger, tapos nakalagay naman pala doon sa reseta. So,
hindi ko alam, akala ko. Kasi usually, ganun man talaga kami. Ang dami namang doktor ng mga anak ko. Ganun kasi kahit ako, parang dadaan sa sekretary, hindi ko alam na dapat sa doktor. Tapos, yung takot ba kanina na parang halos, yung nanginig talaga yung tuhod ko. Nung tumawag si mama na kailangan palang dalhin si daddy agad-agad, urgent, ipa-admit. Pero nung nakita siya ng doktor, okay naman daw na mabuti na wala namang, kumbaga parang may in-explain siya, parang aftershocks na wala naman. So, yun. Alam niyo yung takot ko na, wala kasi si mommy noon nasa Singapore, parang ako yung dapat, ako dapat yung maging responsible. Basta natakot lang ako. Tapos naiinis ako sa sarili ko kasi bakit hindi ako marunong magbasa ng laboratory na hindi ko alam. Sabi rin ng doktor na dapat na-inform yata ng sa laboratory. Wala rin. Hindi ko rin alam. Actually, ayoko na. Kasi ayoko na ibalik pa yung kung sino pang masisisi. Ganyan-ganyan. Thank God. At hindi ganun kalala. Hindi ganun kalala na umabot. Parang kumbaga, nag-heal lang si daddy spontaneously. Pero ayun nga, kailangan niyang mag-angiogram. Ayun, isa pa yun. Kailangan niyang mag-angiogram kasi may part na yata ng heart niya na hirap nang mag-ano. Tapos ngayon ko nare-realize na, ito na yung point na kinakatakot ko dati. Na ayoko yung nagkakasakit. Yung iniisip ko, paano pag nawala yung mga magulong mo? Alam mo yung parang, ito na. Di, basta natatakot lang ako. Parang, hindi ako ready. Ayoko ng mga ganyan. Ayoko ng ganyan. Hindi ko maisip na may na ganun. Alam mo yun. Kahit na, yeah, kumbaga parang, minsan biglang papasok sa isip mo, pero inaano ko kagad, kinakancel ko kagad. Kasi ayoko mag-isip ng ganyan. Ayoko mag-isip. Parang, hindi ko kakayanin. Hindi ko, sobrang worried ko. So, ayun, bukas sasamahan ko sila daddy ulit. Magpa-check up kung ano mga kailangan nila. Kailangan ni daddy. Naano ko kasi, bilis ng panahon, no? Parang, this year kasi magsi-69 years old na yung daddy. Tapos parang yung isip ko, hindi, ano pa lang yung tatay ko, nasa 50 pa lang. Parang ganun. Alam mo, tapos ngayon, para akong sinampal na, uy, matanda na yung mga magulang mo. Huwag naman mga sono. Dumi yung parang, kung pwede mala, i-wish na mag, na as in matagal, na panahon kayo magsasama. Ba't ba ganito mo mag-isip ngayon? Mabuti nga yung naging okay sa daddy. Hindi ko alam mga, ano lang, natatakot lang talaga ako. Anyway, alam ko, lahat naman tayo may ganyang feeling, no? Parang sinasampal ka na ng edad mo na, oh, tumatanda na rin kami. Tumatanda na rin ako. So, syempre, alam naman hindi tumanda yung lahat tayo tumatanda. Lahat tayo dun parating. Pero parang ayoko isipin. Pero thank you, Lord. Thank you, Lord, talaga. At hindi naman ganun kalala yung heart attack niya na. Pero sana pag sa angiogram, kumbaga, okay pa rin yung maging resulta. Hindi naman kailangan ng angioplasty. Kasi alam ko, napakamahal nung angioplasty. Anyway, but hindi ko rin alam kung ano yung sinasabi ko, guys. Siguro nag-aano lang ako kasi gusto ko ilabas. Alam mo yun? Ayoko kasing umiyak sa magulang ko. Though, alam ko mapapanood nila to. Sorry, mga deadman yun na lang to. Pag kasama ko kasi sila, alam mo yung parang ko pa rin yung dati. Alam mo yung parang feeling mo, bata ka pa pag kasama ko yung magulang ko. Kaya hindi ko maisip pagka dumating yung time na ngayon na naiisip ko na, oo nga, no? Na narin, anong age na rin pala ng mga magulang. Siguro magagawa lang natin ngayon. Hindi lang ako. Ito, sasabihin ko to para sa sarili ko, pero sana kahit papano, meron kayong kumbaga ma-inspire. Sana kahit papano ma-inspire at ma-motivate din kayo na ang magagawa lang natin ngayon is ibigay natin lahat ng pagmamahal natin sa mga magulang natin kasi hindi din natin alam kung, di ba, kung hanggang kailan. Sorry talaga. At nato na naman ako si iyak. Kasi, kayo lang naman yung nakukwentuhan ko. Pero thank you. Kaya sabi ko nga sa inyo, kapag once na nagsalita na ako,
sa inyo. Pag nilabas ko na to, okay na ako ulit. At least, di ba, ngayon, mas, ano, mas, ma-value ko na yung time ko with them. Yung time with them. Hanggat gusto na. Kasi, di ba, kagaya niyan, pansin ko, nagsabi nga si mama kanina, sabi niya, hindi niya ata tumatawag si Joe sa amin na parang ilang araw na. Yun nga, kasi parang naging face lang yun na tawag ng tawag na sobrang clingy ni Joe. Pero gusto ko yung lagi nandito sila or kami pumupunta dun. Kasi yun yung mga core memories na walang kapares na hindi na, alam mo yun, habang bata pa sila, yung magkaroon sila ng mga ganyang core memory with grandparents. Nalulungkot ako kasi, yun nga, kasi hindi kami kompleto. Alam ko, masakit para sa kanila. Pero I'm trying my best na kahit na ganun pa man, ako na lang, kami na lang. Basta, yung kahit pa paano mapunan yung emptiness na na-feel nila. Anyway, tama na. Sabi ko, okay na ako eh. Grabe, ang swerte ng tatay ko. At ganun lang talaga. Kaya nga, anong-ano, aligaga din ako nun. Silip ako ng silip. Di ako makatulog nung gabi. Nung dito natutulog si daddy. Silip ako ng silip. Kasi, syempre, alam ko may nararamdaman siya. Okay, wag na natin balikin na karabasa. Thank you, Lord. Salamat talaga. At ganun lang. Kasi wala naman ang okay na si dad. Sabi niya, okay na ako ngayon. Wala naman akong nararamdaman. Wala na nga daw siyang ano eh. Nagbalik na naman nga siya doon sa... Gumagawa naman. Parang tinitingnan na lang niya. Pero, yun nga, ang sabi ni mommy, as much as possible, wag na siyang mag-akyat panaog. Eh, di ba, ang taas ng hagdan ka na mommy, ilang floors yun. Hanap ako nila si dad kasi kailangan nila ng ano, ng kasama. Si daddy kasi, syempre, hindi mo naman siya pwedeng pigilan na gumawa, diba? At least man lang meron siyang alalay. Kunwari, pag may bubuhatin, ganyan. Ayun. Hinanap na lang ako ng mga kasama ni daddy doon na, ano, para hindi siya mapagod. Kasi ayoko din naman tanggalin. Kasi love niya yun, yung ginagawa niya. Kasi yun yung trabaho niya lagi. Yun yung trabaho niya before eh. Yung nag-oversee ng construction, ganun, project manager. Kasi si daddy sa isang construction firm sa Qatar before. Ay, hindi lang. Yun lang talaga yung trabaho niya ever since. Mula pa nung bata pa ako. Mula pa nung nasa Saudi siya. Ayun lang. Tama na nga. Grabe yung ano. Grabe. Para ako sinampal kanina. Alam niyo, parang na-realize mo na, huy, matanda na yung mga magulang mo. Huwag ka na magpaka-feeling. Ano. Kasi pagkasama mo yung magulang mo, no, parang feeling mo, alam mo yun, siguro kasi dahil matanda na rin ako. Alam mo yung, namimiss mo yung feeling na pag nandiyan yung magulang mo, carefree ka, parang sobrang secured mo. Alam mo yun. Yun kasi nararamdaman ko sa kanila. Pag kunwari nasa bahay ako nila, diba pag nandun ako sa ano, parang inaantok ako, parang sobrang relax ako. Kasi hindi ko maiisip. Ayoko na, tama na. Okay, tama na. Pero thank you sa pakikinig. Please hug your parents extra. Extra hug. Extra kisses. Kasi, yun na. Tanda na tayo, no? Hindi natin alam ang kinabukasan. Bukas masaya na ako ulit. Hindi ngayon, masaya naman ako. Masaya naman ako na ano lang, medyo kailangan lang ilabas to. Anyway, good night. Thank you so much for watching. I will see you again tomorrow. Bye! Pinakita ko kay mama yung singkamas. Sabi ko, mati na may singkamas. Oh, diba? Andito sa daddy. Alam ako ng ano, guys, vintage. Ang Hi, baby girl. How are you? Wow! Ay, wow naman!